Ngayong gabi mga May ay gagawa nga ako ng isang masarap na dessert, walang iba kundi ang buko pandan. May lakad nga ako kanina mga May, kaya naman bago nga ako umalis ng bahay ay dumaan muna ako sa Filipino shop para bumili ng gulaman. At pagdating ko sa bahay ay agad ko nga itong niluto at nagpakulo nga ako dito ng tubig at nilagay ko na itong dalawang gulaman na buko pandan nga yung flavor. Naglagay na nga rin pala ako dito ng dalawang kutsara ng asukal para naman medyo matamis itong gulaman gaya ng relasyon nyo. Char! Pero mga May, nasa sa inyo nga rin yan kung maglalagay ba kayo ng asukal sa gulaman dahil mamaya nga ay tatamis din yan dahil maglalagay tayo ng condensed milk. Anyways, nang kumulo na nga itong niluluto kong gulaman ay agad ko na nga itong hinango at saka ko na rin pinalamig. Mga 30 minutes lang naman mga May ang hinintay ko dito, kaya naman nung lumamig na nga itong gulaman ay agad ko na nga rin itong pinaghiwa-hiwa. Pero alam nyo ba mga May, na nakaraang araw pa nga gustong gusto ko nang gumawa ng mango sagu. Hindi nga kasi ako makakita ng mangga, kaya naman heto, buko pandan na nga lang yung naisip kong gawin. Anyways mga May, natapos na nga yung paghiwa ko dito sa gulaman, kaya naman nung na-ready na nga ito ay nilagay ko na dito sa aking mixing bowl. Sa apat na ingredients nga lang mga May ay makakagawa ka na ng dessert na siyang masarap at saka napakamura pa. Gumamit nga lang pala ako dito ng makapuno string mga May dahil hindi nga talaga ako makakita ng buko kahit saan ako maghanap dito. Pero okay nga lang naman yan mga May dahil parang buko nga rin yan pero medyo matamis lang. Actually mga May, kahit makakita nga ako ng buko dito ay hindi talaga pareho ng buko natin dyan sa Pilipinas. Naglagay na nga rin pala ako dito ng condensed milk na siyang binili ko nga rin kanina sa Filipino shop, pati na nga rin itong nestle cream. At para hindi masyadong matamis itong aking buko pandan, kaya naman isang condensed milk nga lang yung nilagay ko at saka dalawang nestle cream. At hayan mga May, hinalo ko na nga itong aking buko pandan ng gentle lang para naman hindi madurog itong aking gulaman. Ang sarap lang talaga sa feeling mga May kapag craving solve tayo. Dahil abot langit nga ang kaligayahan ng ating sikmura. Diba May? Relate kayo? Kumukumpleto talaga yung araw natin kapag craving solve tayo. Char! Anyways mga May, tingnan nyo naman ang matamis na ngiti ng babae dyan. Ngiting hanggang langit. Alam nyo ba mga May, na hindi ko nga talaga inaakala na ganito kadami yung magagawa kong buko pandan? Kaya naman sigurado ako na aabutin na naman nga yan ng 3 hanggang 5 araw bago namin maubos ng mga junakis. Pero okay nga lang yan dahil sulit na sulit at hindi ko na nga talaga matandaan kung kailan ang huling kain ko neto. Anyways mga May, pagkatapos ko ngang tikman itong aking buko pandan ay nilagay ko nga muna ito sa fridge na mga 1 oras bago namin kainin. And after 1 hour mga May, hayan, kainan na. At tingnan nyo mga May, sobrang nagustuhan nga rin ito ng aking bulinggit James at ang dami niya talagang kain dito. You want more? Yes, mommy. You want more? Yes. Yes, please. Nice warm. Nice and cold. Nice and cold. Anyways mga May, hanggang dito na nga lang ang aming mini vlog for today. Thank you so much for watching and see you in our next vlog. Bye!